Ang nilalaman ng ating video. Mula sa kakaibang nilalang na nakuhanan ng kamera sa gilid ng beach, ang nakakakilabot na sinapit ng mag-iinang Watts hanggang sa kinatatakutang tribo na mukhang aswang, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Habang nagbabakasyon ng isang lalaki na ito sa beach at kinukuhanan ng magandang tanawin sa paligid nito, ay bigla na lamang may mahahagip na kababalaghan ang kanyang kamera na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang nilalang na nakasuot ng mahabang kulay puti na damit mula sa pampang ng beach na ito. Ang nilalang na ito ay may mahabang buhok at may nakakatakot na itsura. Hinahinala ng mga taga-Indonesia na isa itong aswang na tinatawag na kuntilanak. Nagulantang naman ang buong mundo sa trahedya at karumal-dumal na krimen na sinapit ng Watts family ilang taon na ang nakakalipas. Habang nagsasagawa ng search and rescue ang mga kapulisan ng mga panahon na iyon, dito ay may supernatural na pangyayari ang nai-record ng kanilang body cam matapos ang pagkamatay ng mag-iinang Watts. Sa isang nilabas na dokumentaryo ng Netflix hinggil sa trahedyang sinapit ng Watts family, maraming mga video clips ang nag-viral sa internet mula sa dokumentaryong pinalabas ng Netflix dahil sa napanood nilang paranormal evidence na kanilang nasaksihan sa dokumentaryong ito. Para sa inyong kaalaman at hindi pa nakakaalam tungkol sa sinapit na trahedya ng pamilyang Watts, ay naririto ang maikling detalye ng kanilang sinapit. Si Shannon Watts at ang kanyang dalawang anak na babae na sina Bella at Sissy ay natagpo ang wala ng buhay. Ang dalawang bata ay natagpuan sa loob ng crude oil tank samantalang si Shanna naman ay ibinaon sa lupa. Ang karumal-dumal na krimen na ito ay ginawa mismo ng kanilang padre de pamilya na si Chris Watts. Hindi na natin idedetalye ang iba pang kaganapan dahil lubha itong karumal-dumal. Subalit kung gusto nyo namang malaman ang iba pang detalye ng buong pangyayari, ay pwede nyo naman i-google na lamang ito. Ang sumunod namang video na inyong mapapanood ay ang mga kaganapan matapos mawala at pinaghahanap ang mag-iinang sina Shannon. Ang dalawang babaeng police officer na may dalang K-9 unit ay pumasok sa Watts House upang magsagawa ng investigasyon dahil sa pagkawala ng mag-iina. Ang pangyayaring ito ay nai-record ng dalawang police sa pamamagitan ng kanilang bodycam bago pa man matagpuan ang mga labi ng mag-iina. Ang video footage na ito ay 100% real. Ito ay dokumentaryong nakuhanan ng video ng isa sa nag-iimbestiga sa nasabing bahay. Panoorin at pakinggan ninyong mabuti. So there's your attic access right there. Yes. Something. There was a. I heard it. Did you hear it? I did. Muli,
Ang video footage na ito at ang inyong naririnig na strange EV pass ay nakuhanan ng police bodycams at ito ay direktang inirelease sa publiko, kaya naman siguradong walang tampered at walang anumang edit na nangyari. Ang mas nakakatakot pa dito, makalipas lamang ang isang buwan ng trahedyang nangyari sa mag-iina, dito ay muling bumalik ang mga pulis matapos itong makatanggap ng tawag mula sa kapitbahay ng mga Watts na nakakakita sila ng isang babae na umaaligid sa loob mismo ng bahay ng Watts family. Makikita rin sa video na may nagbukas ng ilaw sa garage. Nang pumasok na ang mga pulis sa loob ng bahay, ay wala naman silang nakita na kahit sino dito. Subalit ayon sa mapagmatsyag na mga viewers, may nakuhanan ang camera ng kababalaghan ang mga pulis nang muli silang pumasok dito. Pagmasdan ninyong mabuti. Habang nakatayo ang isang police officer sa pinakaitaas ng hagdanan, makikita sa video na mayroong isang shadow figure ng bata ang naglakad buhat sa kanyang likuran. Mayroon ding video ang nag-viral na mula naman sa camera ng isang police. Panoorin ninyong mabuti. Hey Nudes, I just want to let you know I've been watching this documentary that everybody's been talking about. And right here, in this room, there's a little girl standing right here, playing. She's wearing like an orange shirt and there's another girl. Right there. And there's another one right here, movement. You see her? Right here. See? Another girl. There she go. There she is. Okay. Maybe you can look into it. Matapos naman itong mapanood ng mga viewers sa Netflix documentary, dito ay sinasabi ng iba na maaaring multo ito ng isa sa anak na babae ng mag-asawang Watts na na-caught on camera. Subalit ang inyong nakikitang bata ay hindi isang multo kung hindi ang anak ni Nicole. Si Nicole ay best friend ng nasawing si Shannon Watts na siyang nag-report sa kinauukulan na nawawala ang mag-iina. Ang batang nakita ng mga viewers ay anak ni Nicole na naglalaro lamang sa playroom ng anak ng mag-asawang Watts ng panahon na isinasagawa ang imbestigasyon. Sa iba pang footage kung saan kinukuhanan ng bodycam at idinudokumento ng mga pulis ang imbestigasyon, dito ay makikita na nakuhanan pa na karga-karga ni Nicole ang kanyang anak na babae. Kaya naman walang paranormal na pangyayari ang tungkol sa batang ito. Subalit mayroon isang bagong video ang nag-viral dahil napukaw nito ang atensyon ng mga viewers. Nang napagawi sa Colorado ang YouTube ghost hunter na si Franco ng Franco TV, dito ay nagdesisyon siya na huminto at magbigay ng respeto at alay sa bahay ng Watts family. Dito ay nag-iwan siya ng isang teddy bear sa may pintuan kasama pa ang ibang regalo bilang pagbibigay condolence na iniwan ng iba pang visitors. Ang kanyang pagbisitang ito ay naka-livestream para sa kanyang mga Patreon members, subalit wala siyang balak na mag-imbestiga ng kahit anong ghost hunting. Dito ay nais niya lamang magbigay respeto sa pamilya, subalit sa di inaasahang pangyayari ay may nakuhanan ang kanyang camera ng kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Hey guys, so this video is going to be a little bit different than my normal videos. This wasn't supposed to be an adventure, it was only supposed to be me going to the Watts house to pay my condolences. I am up to date with what was going on with the whole situation, and I wanted to visit the house and drop off a teddy bear that I had purchased. However, I did decide to bring my live stream with me for Patreon, and something completely unexpected happened upon recording. Now, let's use a thermal imaging camera and seeing what we can see. This should actually be pretty interesting. Hold on, let me put the tam cam away for a second. That's the house through the thermal. This thing is awesome. I think I'm the only one. Ooh, that was weird. I don't know if that was me, but I think I saw. You know what's weird? Look at the front, the top window to the right. That one's the only one that it looks like there's something behind it. What is it? What is unnerving is that you don't see anything. Look at that. I am literally getting a heat signature right in front of that window. Like someone's standing there. All right, so right now, this video footage is only just so I could get a high definition footage. I'm gonna be recording with a different camera on my thermal imaging, because unfortunately I can't take the videos off of it. So
This is just to show you that both windows are open. That's the window that I was seeing weird movement from. And apparently these two rooms, what I just read online, was the two little girls' rooms. What the hell is that? What is that? Does that look like someone with their head in their hand holding against the window? Look, and it, now it's changing. There it goes. What the hell am I seeing? Again, this is coming straight from an infrared perspective. Look, it looks like somebody else just came in on the far left. This was not supposed to be even a video. It was just a place that I came to visit. However, what I saw on the thermal, I thought would be interesting to show you guys. I came here to drop off a bear. And I actually put the bear over here because it's like a little memorial here. Aksidenteng nakuhanan nga ba ni Franco ang posibleng multo ng magiinang Watts? At ang nakuhanan naman ng mga police officer ay pagbibigay babala at nagbibigay sa kanila ng clue sa mga otoridad na naruroon lamang ang kanilang mga labi sa paligid ng kanilang bahay. Kayo na ang baalang humusga. Ang isa sa pinaka nakakatakot na tribo sa buong mundo ay ang Aboriginals of Andaman at Nicobar na matatagpuan sa North Sentinel Island. Ang Sentinelese na tribo ay itinuturing na pre-Neolithic at tinatayang namumuhay na sa isla na ito ng tinatayang mahigit 55 years na at ito ay walang kontak sa sinumang tao na sa labas ng teritoryo o sa sinumang tao sa buong mundo. Kaya naman lubhang mapanganib at kinatatakutan ang sinumang mapapadpad sa isla na ito. Sinubukan ng gobyerno na mapuntahan ang isla na ito noong mga 1960s subalit hindi ito naging matagumpay. Noong 1990s naman ay tuluyan ng sumuko ang gobyerno o nila na magpadala ng mga tao upang subukan na mapasok at makasalamuha ang tribo. Upang mapanatili ang kaligtasan at malayo sa sakit at maprotektahan ang kanilang sobirenya, ang lahat ng magtatangkang pumasok dito ay may distansyang 5 kilometro mula sa buffer zone ng isla. Kung inyong susubukan na lumagpas sa itinakdang buffer zone na ito, ay huwag nyo nang subukan dahil malalagay kayo sa peligro. Sa katunayan, may 2 mangingisda ang nagtangkang mag-harvest ng mga crabs sa isla. Ang mga ito ay hindi na muling nakita at hindi na nakalabas ng nasabing isla. Mayroon ding mga misyonaryo ang pumasok dito upang magpalaganap ng Kristyanismo subalit hindi na rin sila nakita at hindi na nakabalik kailanpaman. Kahit pa man ang iba pang mangingisda ay aksidente lamang napadpad sa isla na ito ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Lahat ng kanilang makikita na magtatangkang lumapit sa kanilang isla ay kanilang pinapana, maging helicopter ay di nila pinapalagpas. Kaya naman kung gusto mong mabuhay pa, ay lumayo ka na lang sa isla na ito. Mga alas 3 ng madaling araw, habang binabagtas ng isang truck driver ang northbound ng I-57, dito ay bigla na lamang siyang nagulat dahil sa kanyang nakita sa kalsada habang nag-drive. Ang pangalan ng driver ay si Ken McGill na magde-deliver lamang sana ng mga goods. Ayon din sa kanya, ito na yata ang pinaka nakakatakot niyang karanasan ng kanyang pag-drive sa kanyang talambuhay. Upang makumpirma kung ano ang kanyang nakita sa gitna ng kalsada, ay itinabi niya muna ang kanyang sasakyan sa gilid ng highway upang reviewin ang footage ng dashcam ng kanyang truck. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhanan ng kanyang camera. You can go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. She wears the wire. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang babae o nilalang na nakasuot ng puti na kasuutan. Ito ay nangyari lamang ng napakabilis at ilang segundo lamang dahil mabilis ang takbo ng kanilang truck. Matapos ang nakakatakot na footage na ito na nakuhanan ng kanilang camera, ay agad niya itong ipinost sa internet subalit makalipas lamang ang ilang araw, dito ay may nabalita na lamang na may naaksidente sa nasabing lugar kung saan nakuhanan ang biglang pagsulpot ng isang nakaputi na babae sa gitna ng kalsadang ito.
Ayon pa sa balita, ang sanhi ng aksidente ay dahil sa nakita nilang nakaputi na kasuutan na babae sa kalsada na kanilang iniwasan. Nang nearview naman ng mga pulis ang aksidente, ay wala naman itong nakitang nakaputi na babae sa lugar. Ang tanging nakita lamang nila ay ang sasakyang nag-swerve upang maiwasan ang babae sa gitna ng kalsada hanggang sa ito ay bumangga. Kaya naman naniniwala si Ken na may supernatural na pangyayari ang nagaganap sa kalsadang iyon na nagiging sanhi ng mga aksidente sa nasabing lugar. Kaya naman sa ngayon ay lubhang kinatatakutan ang partikular na kalsadang ito. Ang larawan namang ito nakuha noong 2008 na kung saan ay makikita ang isang misteryosong black figure na orihinal na kinuhanan mula sa cottage malapit sa Blackhead Lighthouse na matatagpuan sa County Antrim, Northern Ireland. Makikita sa video ang isang babae na nakaposisyon sa kanan bahagi ng larawan na kung saan ay kabilang ito sa lima na nag-ookupa ng cottage kabilang na ang photographer. Sinasabi na walang nakakita o nakapansin man lamang ng isang monk-like apparition o black figure ng oras na kinukuhanan ang nasabing larawan. Nang bumalik naman ang babae na nasa larawan sa kanilang cottage, dito ay laking gulat niya nang madiskubre nito na may isang tila ba monk ang nakasama mula sa kanyang larawan, gayong lahat naman ng kasama niya ay nasa loob ng cottage ng oras na yun at tanging photographer lamang ang kasama niya sa labas. Kaya naman ang shadowy figure sa larawang ito ay nananatiling misteryoso magpa hanggang sa ngayon. Ang oras na kinuha na ng larawan na ito ay mga alas 11 ng gabi, kaya naman ang sinumang dadaan sa lugar na iyon ay kinakailangan ng ilaw or torch upang makita ang daanan papunta sa kanyang paruroonan. Ang Blackhead Lighthouse ay nagsimulang mag-operate noong 1902 sa may northernmost point ng Belfast Lock. Ito ay nagsisilbing guide sa mga ships na pupunta sa Northern Channel na naghihiwalay sa Northern Ireland at Scotland. Ang nasabing lugar ay minsan na ding dinaanan ng barkong Titanic nang puntahan nito ang Belfast Shipyard. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring opinyon at espekulasyon hinggil sa kung ano ang tunay na identity ng dark figure na ito. May nagsasabi na hindi ito monk, bagkus multo ito ng dating lighthouse attendant na nakasuot ng mahabang winter coat. Kung anuman uri ng nilalang ito, ay nag-iwan naman ito ng takot sa mga nakakita ng larawang ito. Ang isa sa pinakakinaaliwang lugar sa mundo ay ang Grand Hotel Tower na kung saan ay makikita ang napakasaya at napakaraming tao sa ibaba ng building na ito. Ang Twilight Zone Tower of Terror na ito ay matatagpuan sa Disney's California Adventure Park na mayroong free-fall ride na dedicated lamang sa sikat na TV show na The Twilight Zone. Lumipas ang ilang taon, ang Tower of Terror attraction ay nakilala muli dahil sa isang partikular na kababalaghan o real-life ghost story na nakuhanan ng camera. Sinasabi din na mayroong Disney cast member ang bigla na lamang inatake sa puso na naging sanhi ng kanyang kamatayan habang niwi-welcome ang mga paparating na mga guest papunta sa ride. Simula noon, maraming mga empleyado at visitors ang nagsasabi na nakakakita sila ng multo, misteryosong ingay at ang pagpatay sindi ng mga ilaw sa lugar. Sinasabi din na madalas ay bigla na lamang hindi gumagana ang mga ride. Isang araw may isang visitor na may pangalan na Sam ang nai-record ng kanyang camera ang isang kababalaghan habang ito ay nasa fun trip kasama ang kanyang pamilya. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang hindi niya inaasahang makukuhanan ng kanyang camera sa Tower of Terror na ito. Makikita sa video ang isang translucent figure apparition sa isang level ng Tower of Terror. May mga viewers ang naniniwala na isa lamang itong simpleng another hologram sa ride, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti, ang ride na ito, dito ay wala naman makikita na kahit anong ebidensya na mayroong nakakabit o naka-installed na hologram sa partikular na ride na ito. Sa katunayan, ito ay area lamang kung saan madalas magpa-picture ang mga guests. Magpa hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin misteryoso ang nakuhanan ng camera na ito ni Sam. Ang sumunod namang video na kung saan, ang isang maintenance man ay nagsasagawa ng routine safety and quality check sa Disney ride na ito. Dito ay nag-iisa lamang siya na nakaupo sa nasabing ride. Pagmasdan ninyong mabuti kung ano ang makukuhanan ng kanilang security camera.
Nakita nyo ba yon? Makikita sa video ang isang translucent figure na bigla na lamang sumulpot sa likuran na upuan ng maintenance man. Ito ay ilang segundo lamang makikita at nakuhanan. Makalipas lamang ang ilang sandali, makikita naman ang biglang paglipat ng misteryosong figure na ito mula sa kabilang upuan. Ang nasabing ride na ito ay walang hologram na nakalagay. Ang mga area lamang na may hologram ay malayo sa kinalalagyan ng ride na ito kaya imposibleng magkaroon ng reflection ng hologram sa nasabing ride na ito. Kaya naman magpa hanggang sa ngayon ay misteryoso pa rin ang mga figure na ito. Ito nga ba ang kaluluwa o multo ng sinawing palad na trabahador ng Disney ride na ito? O di kaya ay isa lamang itong very very strange light reflection? Kayo na ang baalang humusga. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.